kama nga sir, pakita ko lang yung setup ng Rusi, no? So, unti-unting sineset-up siya. Ayan, no? Na pantra. Ang ganda, oh. So, nakita ko lang to sa shop kasi magpapagawa kami dito sa CB110. Ayan. So, kung makita ninyo, halos hindi pa siya pulidong gawa, pero inunti-unti siya ng owner. So, dito sa harap, converted siya ng Honda TMX155. Ayan. So, pakita ko yung makina. Ayan, Rusi OR. Baka di kayo maniwala. So, dito muna tayo sa taas. So, dito, naka-Daytona siya na handle grip. Ayan. Tapos, naka-Honeywell switch. Ayan, ang ganda. Tapos, naka-Honda TMX155 na handlebar. Tapos, dito, yung partner ng Honeywell switch. And then, naka-quick throttle siya ng Daytona. Ayan. Tapos, dito, naka-XRM siya na Brake Master. Ayan. So, alam ko yung mga ganitong pyesa kasi nag-convert na rin ako nito eh. Ayan, stock pa lang din to. And then, dito sa harap, ayan, naka-panel gauge siya ng TMX155. Tapos, dito sa clutch, naka-cable type pa lang siya. Hindi pa siya naka-hydraulic. And then, dito naman sa butterfly and T-pose, naka-TMX155 din. So, bali, naglagay sila ng sapi dito. Ayan. So, pagka magko-convert kasi kayo ng disc brake, pagka XRM to, kailangan ninyong maglagay ng sapi dito. Kasi, maliit yung diameter ng inner tube ng XRM. Tapos, medyo malaki kasi yung inner tube ng TMX155. Kaya, kailangan ninyong mag-sapi nito. Ayan, pati dito sa cover nyo, TMX155. So, bali, nag-welding na lang siguro sila dito. Ayan, no? Hindi ko sure, ha? Kasi sa TMX125, kailangan mag-welding para sa stopper ng telescopic, eh. Ayan, pati dito sa headlight, naka-TMX155 din. Clear lens. Ayan. Tapos, 8.1 na formula. Caliper, 2-pot. Tsaka, blind disc na Bumblebee. Ayan. So, standard size lang ito. Tapos, naka-SPD rim. Ayan, no? Guwapo. Ang size ng rim niya sa harap ay 1.4x17. Tapos, yung gulong niya, 4590. Ayan. So, ganyan. Kanipis yung gulong niya. Ayan. Tapos, naka-hub siya dito ng XRM. So, bali, ganyan yung ginawa nila. Oh. May spacer dyan. Tapos, dito. Ayan. Ang ginawa nila dito ay, ano tawag dun? Naglagay na lang din ng spacer dyan, oh. Tapos sa seat cover naman, naka-APR siya na Thailand. Ayan. Sa Caloocan yata ito kay APR. Ayan, APR. Baka naman. APR Thailand, oh. Flat seat. Ang ganda, oh. Ito, naka-APR din, oh. Ayan. Balang araw, ipapa-seat cover ko din siguro ng APR. Ayan. Di ako nagpaparinig, ah. Pero APR, baka naman. And then, yung sa likod naman, ayan, pakita natin. SPD rin yung rim sa likod. Tapos, naka-B-rubber siya na Thailand. Pakita natin yung size. Ano yung size nito? B-rubber Falcon. 6080 yung size niya. Yung rim naman, tinitignan ko kung anong sukat ng rim, eh. Tignan natin dito sa gilid. Ayan, 1.4 din. Tapos, naka-TTGR na shock. 280mm yata ito. Ayan, pakita lang natin dito. Ayan, tapos stock na carb. Halos wala nang napalitan sa iba. Pero nire-restore siguro to kasi bagong pintura yung chassis na kulay silver, eh. Ayan. So yan lang mga sir. Kung gusto nyong bilhin yung mga pyesa, maglalagay na lang ako ng link dyan sa baba, sa description box, tsaka sa pin comment. Ayan. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko mga sir. And click the notification bell para lagi po kayong updated. Thanks for watching.